Welcome back to my channel, mga paps. At narito po tayo ngayon para ibigay sa inyo ang informasyon sa mga gusto pong nagpa-plano po na bumili ng circular saw. Ibigay po tayo ng idea kung ano yung pinaka-affordable na circular saw sa market ngayon na mababa, pero quality ay hindi naman nawawala mga kaibigan. So, hindi wala tayong comparison dito sa ibang makina. Ang nandito po ay circular saw na Stanley, ang brand, mga kaibigan. So, kung nyo na sa inyo dyan na nagbabalak na bumili ng circular saw, I recommend this one. This is affordable para sa mga beginner, mga kaibigan. Bibigyan ko kayo ng heck. Ano ba ito? Yung circular saw na ito, mga kaibigan. So ito po ay hindi na bago, mga kaibigan. Dahil ginagamit ko na po ito dito. Pero as far as you are concerned, gusto ko lang bigyan na yung idea kung yung mga wala pa pong circular saw na gustong bumili nito, mga paps, ay bibigyan ko kayo ng idea kung paano ba ito. Bago pa naman ito, mga kaibigan, kaso lang ginagamit ko siya. So yung ano niya po, yung power niya, power impact niya is 1500 watts yung power na papasok sa kanya. Ay yung kakainin niya yung kuryente. At ito yung maandar sa magitan ng 220 volts, yung normal dyan sa Pilipinas sa atin, mga kaibigan. So babasahin natin yung ilan sa mga specs, yung mga nakasulat po dito. Ito po ay 5,500 RPM sa per minute po. Per minute na sa isang minuto makakaikot siya ng 5,500 times. Yun po ang revolution niya, RPM, revolution per minute. So mabilis siya, mga kaibigan. So kung napapansin nyo, talagang matining yung andar niya. So pandarin lang muna natin yung tunog lang. Ma-imagine nyo kung gaano kabilis ito, makina na ito, mga kaibigan. So pakinggan nyo mabuti, ha. So yan po, naka-shape, naka-lock, nakasarado po siya. Yung andar lang po, pakinggan nyo kung i-imagine nyo kung gaano kabilis. Yan po siya, mga paps.
So kahit naandar siya, pwede mo siyang ilapag dahil mayroon namang lock dito. Anyway, pag gumamit po kayo ng kahit anong power tools, mga kaibigan, ay kailangan na nakahiwalay siya sa saksakan. See to it that you unplug the wire from the machine before you do anything here. Ito po yung makina na to ay pwede mo siyang pag nagputol ka po, pwede mo siya ng 45 degree na cupping. Kasi na, mayroon po siyang adjustments dito, mga kaibigan. Ito po yun. Ayan po siya. So ayan po, pag nag-cutting ka ng 45 degrees, nakaganoon po siya, mga paps. Ayan, nakaganoon. Ay, dito ang ina-adjust, mga kaibigan, ito. So pag normal cutting lang, yan lang po siya, mga paps. At yung dip niya, yung pinakalalim niya, sa ilan ba kalalim yung full natin, ito po yung lever switch niya para magalaw mo ito, mga kaibigan. Itaas mo siya ang ganun para ma-adjust mo siya ang ganun, mga paps. Yan. So yung pinaka-pull niya, yung full na kain, ito po yun, mga kaibigan. So 6.5 centimeter yung lalim niya, mga kaibigan. Wala pa siyang guide, yung circular saw guide, wala siya. Yung plain lang, kung pag nagka-cutting ka ng ganun, 6.5. So mahigit sa 2 pulgada yung kaya niyang puputulin yung diretso. Mahigit, mga kaibigan. So mas malalim, kaya niyo yung putulin yung 2x2, diretso pa ganun. So ito, mayroon siyang kasama dito, mga kaibigan, na pantanggal. Ito, patanggalin mo yung talim. Kunyari, papalitan mo. Ito po yung way lock. Hawakan mo lang siya. Yan, ganyan lang po. Tapos ito lang yung ito allen key. Ito yung hawak ko. Ito po yung ito yung pinaka handle mo para pipigilin itong lock ito. Meron siyang isang bolt dito, mga kaibigan, na allen. So, ganun lang po siya. Kung ikita ko niya. So, tatanggalin mo natin yung talim para makita niyo. Ganun siya kalaki. Ganun na po. Ito po yung original na talim, mga kaibigan. Hindi pa to siya napalitan eh. Ang sukat niya ay 18.5 centimeter, mga paps. Yun po ang laki niya, 18.5 centimeter. So ibalik natin, mga kaibigan. Ito pong ano niya, ito pong ano ay baliktad. Ayan po. So nakikita po nyo, meron po siyang slots dyan. Dito po yung papasok, yung slots dito, mga kaibigan, para mag hindi siya gumagalaw. So ito yung pinaka-allen bolt niya. May washer po siya, mga paps. So higpitan natin. Pag hindi mo po siya hawak, ha-handle dito, gagalaw siya. So ito yung ginagamit mo para mapipigilan yung pag-ikot, mga kaibigan. Ito. Ayan. Tapos ikotin mo na, magpit. Anyway, yung paghigpit po niya dito ay pasulungat naman sa takbo. Pasulungat. So pag ikaw ay nagpaltong talim, tingnan nyo yung talim, mga kaibigan. Paharap. Paharap siya. Paharap. Para pag kinain nyo yung plywood, halimbawa ito. Ito, kainin niya. Ayan. Ang kain niya, pag ganun. Kasi pag
dito yung ngipin, pag ganun, tatalpog po ito. Dapat po papailalim yung ngipin niya pa ganun, mga kaibigan. At lahat ng sitwaso ay ganun po. Kasi ilalim ang talim, papabanti, ganun. Ang ikot siya pag ganun. Yung tulak mo pag ganun, pero yung ikot ng talim, mga kaibigan, pag ganun siya. So, mayroon mo kayong idea kung paano. So, ito pong instrumento niya. Dito lang po siya nakakabit. Hindi po siya nawawala. Yan. Diyan lang po siya, mga paps. So, ang reminder ko pag gamit ito, mga kaibigan, ay huwag na huwag kang magsuot ng long sleeve. Basta lahat ng power tools na umiikot. Lahat naman ng power tools umiikot, ano. Pero huwag kang magsuot ng mga long sleeve dahil yun po ang nagdulot ang aksidente. Dahil minsan kinakain yung dito mo. Or itong yung ano mo, jacket. Kailangan nakasara, nakadutunos lahat yan. Oras na gumano yan, kakainin yan, baka ma-aksidente pa. So iwasan natin na nakabuyang yan yung jacket natin. Kung ito ay gumagamit tayo ng mga power tools, mga kaibigan. So, ito po siya. Ito ay 18.5 cm. Yung laki niya. So nakikita po niyo may araw. Yung araw, mga kaps. Ang ikot yan. Yun ang ikot, pag ganun. Pag ganun ang ikot niya, pag ganun. So lahat ng circular saw ay ganun ang ikot. Wala pong circular saw na pag ganun, mga kaibigan. So, nakikita po niyo, ito po yung pinaka-handle. Pwede kang kaliwiti, pwede rin kanan. Mayroon pang isa rito. Ito yung pagka kinakabahan ka, baguhan ka pa, mga kaibigan. Ito yung isang hawakan mo. Yan. Pwede mo rin hawakan dito, ang kaso huwag mo siyang takpan yung mga butas dahil yung pong labasan ng init sa kanya. So pag bumili po kayo ng bago, ito po ay hindi ganito. 3 pin po siya, mga kaibigan. Ito pinalit ko na lang dahil yun pong outlet namin dito. Marami po siyang outlet. Yung ganun kasi parang special yun. May fuse kasi yun, mga paps. Yung tatluhan. So isama na natin yung cutting jig nito, mga kaibigan. Ito ginawa ko lang, cutting jig tawagin. So ito po yun, mga paps. Paano ba gamitin yung circular saw sa actual? I-demo lang na ganun, pero hindi ginagamit. Ang una, i-check po natin dito, mga kaibigan. Talagang professional ka. Professional worker, mga ganito, mga kaibigan. Although, kailangan itong i-eskwala. Nakikita po nyo, mga kaibigan, hindi siya eskwala. Oh. So, ito, eskwalahin mo yung talim. So, nakita po nyo, may diferensya po. So, ito, hindi naka-eskwala. Eskwalahin na para naka 90 degree. So, hindi po siya align, mga kaibigan. So, i-align natin. Kasi pag nag-cutting ka na tabingi, yung panagputulan, nakaganon, nakalihis. So, i-eskwala natin yung talim. Ito po yung adjustment niya, mga paps. So, dahil nakapaloob ang ano niya, yung pasok niya. Ilabas natin siya pa ganun. Ilabas. So, ito, ibaba pa natin siya. Mga paps. I-adjust natin. Ito, mayroon po siyang isang maliit na screw dito. I-adjust natin siya para pumasok pa siya dito. Yan. So, pumasok na. Saka natin higitan to. Tingnan ulit natin kung nasa eskwala na. Kulang pa, mga paps. Natin. Huwag kalimutan na iskwalahin ang talim. Okay. Iskwala na po yung talim. Ilak na natin siya. Tapos ilak pa rin isa dito, mga kapat. Mayroon po isang bolt dito na may thread. Nakikita nyo ba yan dyan? Dito po yung pinagkaano niya para maglaban siya. So yung lalim, gagamitin natin yung ginawa kong cutting jig, mga kaibigan. So ito po ay plywood. Ibigay ko rin yung specs sa inyo. Ito po ay pang maliitan na
road project. So magputol ka lang ng plywood. Ito po yung damage yan. Damage lang to ha. So ang lapad niya ay 1 foot lang, Pops. At ang haba nito, ikaw na po kung 1 meter o ito 110. Wala namang discretion to. 110 ang ginawa ko. So ito ang 1 foot. So ito ang unang image na angular, mga kaibigan. Dito po dadaan yung circular. So, at kailangan dito, dito pa lang, naka-eskwala ka na. Ang napapansin po nyo, dapat naka-eskwala ka na rito, mga kaibigan. Pikita nyo ba yan? So, para sa pagputol natin. Ayan. So, ito po, mga kaibigan. Angular, na 1 inch angular. Ito po ay gawa ko lang. Gawa ko lang, ito po yung dadaanan ng circular, so, mga kaibigan. So, dapat yung talib ng circular sumo, saga doon, pero hindi naman sagad na sagad na mapuputol kasi maghihiwala yan pag naputol. Kasi dito mo lalagay yung kakatingin natin. So ito ngayon mga kaibigan, ibubukang mo muna siya ganun. So sumbra, sumbra siya. Ayan po. So ilock natin dito. Ito po yung pinakalock dito sa talim. So yun po siya, mga top. So nagagalito kasi ako mainit. Ngayon, yeah, diretso na pamungkas na pawis yan. Malinis naman, mga top. So ito ngayon yung circular saw cutting jig ang tawag nito, mga kaibigan. Nakikita nyo ba? So pag pinakamahalaga na banda dito, mga paps, ay eskwalado. Eskwalado dyan. Yan. Eskwalado. So ganun lang siya ang paggamit nito, mga kaibigan. Sulat ang extra na plywood. So ito. Kapag binutol mo siya, isting natin. Tingnan natin kung naka-eskwala. Pero paalala mga paps, ito hindi ko na lagyan ng screw kasi demo lang naman natin. Dapat ito may lock din. Screw lang mga paps, nakalock din siya. So lock, ilock na natin. Gagamit tayo ng 1 cm na screw mga kaibigan. So ito yun. Ilock natin para makita nyo kung paano nga ba ilock. So ilock to siya. Ito yung 1 cm na screw. So at dito kaya hindi po siya magalaw-galaw mga kaibigan. Ano kahit saan mo siya tatong pwede rin. So ganun po siya. Tingnan mabuti yung mga wire, baka tamaan. So, tadarin natin dito. Ito na po yung gano'n ko sa kalayo, mga kaibigan. Takot ko dito. Takot ko dito sa dulo. Kasi kasi may bawas dito sa lagari. May tama po yung lagari. Tago siya dyan. So, ito lang po. Ito, ito. Ito, maingay ito. Tingnan natin.
Buti ko, gumamit ko ng safety gas. Hindi ko lang nadala yung safety gas ko na yung kaibigan. Dito na po. Ano po ito na yan? Ito nakita po nyo, kaibigan. Ayos ka lang, palas ya. Ito yung purpose yan. Ito ay nanakit ng cabinet, mga front door, cabinet front kasi tawag doon, kaibigan, yung mga pituan ng cabinet. Ito ang gagamitin nyo, mas mabilis siya yung putol. I-taon mo lang siya ganyan, iskwalahin mo lang siya, tapos na. Ito yung kabilis, mga kaibigan, ito ang gagamitin nyo. Anyway, itong cutting jig ng sirkularso, mga kaibigan, ay fit po siya sa lahat ng uri ng sirkularso. Kahit anong brand, pwede siya rito, mga kaibigan. Depende na rin sa laki. Ikaw na mag-adjust. Basta, ang importante, banda rito, mga boss. Banda dyan, ay talagang naka-eskwala siya. Dito, ito. Eskwala siya. Eskwala dito sa talin mismo. Mga boss. So, yan po, ang pangalan nito ay Stanley. So, ito, dalawa po yung sa bahay ko, mga kaibigan, dahil dalawa po yung circular saw. Isang DeWalt at saka ganito. So, ito po yung kinakain niya. Yung kinakain na kusot ay dito niya ay nilalabas, mga kaibigan. Nakakaiwas sa iyo. Pupunta yan doon. Nagbakain na siya ng kusot. So, yan po siya, mga kaibigan, no? Stante. Ito po yung ano niya, brand Stante, mga kaps. Ito yan ay made in China, mostly ngayon made in China rin, mga kaibigan. Ito po ay sa kumpanya, pinabili ko ito sa kumpanya, mga kaibigan. Ako na rin nagmarka niyan. I hope you have an idea about this brand of circular saw. For beginners, Sierra, you can do your DIY project with this machine. So good luck and keep busy. Kung ating kalimutan ang aking channel na The Road Conqueror, mga kaibigan. Lalong huwag nating kalimutang mag-subscribe sa channel ko at tuplokin ninyo ang like, share at comment.